So ayan guys, ito yung ano, growing tank ko sa betas ko. Walang aerator kasi mahirap lang tayo guys, wala tayong pambili ng aerator. Tingnan nyo naman guys, marami akong tanks pero ang nag supply lang ng mga tanks ko na ano, aerator, ganyan lang kaliit. Yan, 5 watts lang, dalawang 5 watts lang ganun yung supply natin ng hangin. Tsaka dahil betas yung ano natin, yung topic natin for today, so let's go to the main topic. Ito guys, naka-ready na yung basin natin. Ito maliit lang, maliit lang na planggana ganito. Tapos yung lalim ng tubig ganun, ganito lang hanggang dito para di sila tumalon pag ano, pag di sila nag-pair. Kasi guys, may iba kasi guys, yung lalaki or male or female, mag-ano sila guys eh, mag-aaway. Tapos yung female or male tatalon palabas. Kaya mamamatay. May tendency kasing ganun. Kaya para maiwasan natin yung ganung situation, kunti lang yung tubig na di sila makakatalon. So ayan, naka-ready na. Wala na tayong ibang chemicals na ilalagay dyan. Kahit methylene blue, wala na. Ilalagay lang natin dyan guys, ano, ito. Pwede yung ano, cellophane tulad nito. Eh, hindi, kukuha tayo ng bago dito. Pwede yung ganito, papalutang mo lang dyan. Dyan. At saka dapat guys, may pagpipilian yung males na paglalagyan niya ng bubbles tulad nito. Pwede ito or ito. Pero sa akin mas maganda 'to eh, kasi di siya masyadong maraming lumot sa ilalim. Tsaka neat siya tingnan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Binili ko lang. 50 pesos ganyan lang. Rare daw kasi yan guys eh. Hindi ko alam. Basta yan yung sabi niya. Tsaka yan. Tapos lalagyan mo din ng ano to, talisay leaves. Yan, kit isa lang guys. I mean, pwede kasi, yan, okay na yan. Ganyan. So, cellophane, pwede kahit anong lumulutang na ano, plants na medyo malaki. Ganito, or water lily. Pwede talaga guys, kahit ganito lang. Ganito. Pwede rin walang ganyan. Kaso nga lang guys, importante kasi sa pagbibreed, as I said before, na kailangan nila ng init. So, maiinitan sila ng araw. So, dapat may konting shade talaga. Pag wala kang ano, ganito, mga plants, aquatic plants, pwede mo silang lagyan ng ano, shades or mga kahit anong pwede. Plywood, trapal, kahit ano, basta may ano lang, protekta sa araw para di masyado mainit yung tubig. Ganun. So yan, ito lang yung i-ready mo guys para sa itlogan ng amin, lalagyan ng bubbles ng males. So yan, ready na. So kukunin na lang natin yung mga breeders natin. Ito nga pala yung mga breeders natin. Ito yung male. Yan. Yan yung full white platinum plakat na male. So kung titignan nyo guys, see, mas makapal yung pectoral fin ng male. Tsaka mahaba yung mga fins and tails nila. See. At tsaka yung dorsal fin ng ano, hindi ko alam kung anong tawag ng dorsal fin sa beta, para basta sa goldfish, dorsal fin yan yung nasa taas, nasa likod nila, medyo naka diagonal konti ganun. So yan yung mga signs ng males. I-ready natin, lalagay natin ng dahan-dahan. Sobrang ganda.
Napakaputi. Sayang nga lang, di natin i-groom kasi breeder lang sila guys eh. Hindi pwede pang show yung mga na yung mga binibreed kasi mapangit na kasi yung ano guys eh. Mga fins, may tendency na masira. Kasi pag sasali ka ng show, dapat din mo sila binibreed. Dapat condition talaga yung isla lalo. Maganda yung fins, kulay, scales. May scales ba ito? May scales nga pala. Tsaka ito yung female. Para malaman mo kung ano yung pinagkaiba ng male at saka female. Napakasimple lang guys. Sa medyo lower part ng kanyang chan guys, may naka... Pag mature na yung babae, may parang puting nakalabas. Which is yan yung itlog nila. Anytime guys, pwede mo silang i-breed. Pag ganyan na. Kasi mature ng babae dyan guys eh. Yan yung sign na ready to breed na sila. Tsaka yung pectoral fins ng babae guys. Tingnan nyo. Di masyadong puti. Parang transparent lang. Kumpara sa male. Kasi mas... Ano yung kulay ng males guys eh? Intense kumpara sa females. Kasi yung males talaga kailangan maganda yung kulay. Kasi yan yung ginagamit nila para mag-love yung mga babae sa kanila. So yan. Ang gagawin lang natin. First yung male. Nandun na yung male. So ilalagay natin yung female. Pero nasa loob pa rin ng battle, ganyan. Yan na guys. Yan na yung complete preparation sa pagbe-breeding ng betas. At saka sigurado ako guys, bukas dadami na may maraming bubbles na yung males. Tingnan nyo. Nagme-mating na sila, tingnan nyo. Nililigawan na ng lalaki yung babae. See? Magpuproduce ng maraming bubbles yung lalaki sa labas. Pag nakaproduce na ng maraming bubbles yung lalaki guys, pag nakita ng babae na marami na naproduce na bubbles yung lalaki, pwede na siyang ano guys, i-release natin. Kasi eager na yan guys, malalaman mong eager to breed na yung babae pag parang gumaganyan-ganyan na siya, ganyan. Yung behavior niya. Gusto niya nang lumabas sa battle. Gusto niya nang lumapit sa lalaki. Pag ganyan ni pag nangyari na yun guys at saka marami na yung bubbles, pwede mo nang i-release yung babae. Kahit bukas guys, pwede na sa akin, nire-release ko na. Pag nakita ko marami ng bubbles yung lalaki. Kasi yung female talaga guys, pag marami ng bubbles yung lalaki, pag ano, buntis talaga sila, magbibreed talaga yung agad yan guys. Kaya huwag kayong mag-alala, yung sa sinasabi nila mag-aaway, bisitahin mo lang sila guys araw-araw, tingnan nyo lang kung ano yung behavior nila, yun lang yung pinaka-importante. Pero sa akin guys, always successful talaga ako. One day, 2 days breeding lang, ano. Preparation ngayon, bukas, hinahiwalay ko na yung babae, I mean, nilalabas ko na sa battle, nasasama na sila sa lalaki, tas wala, breeding na sila guys. Magbe-breed na yan mga maya-maya or bukas, ganun. Kaya antay-antay lang kayo. Pag nag-aaway sila guys, ipasok mo ulit sa battle yung babae, tsaka antayin mo mag-produce pa rin ulit ng itlog yung lalaki, or bubbles yung lalaki. Yun lang. Good morning guys. So ito yung ano, update natin sa pagbe-breed ng white, full white platinum plakat na beta natin. So yesterday, prepare tayo. Tapos, as I said, na-expect ko na maraming bubbles yung mag-produce ng male. Tsaka ito na nga yun. Ito guys, napakarami. So ayan. Tapos nung nakita ko marami ng bubbles yung lalaki, nilabas ko agad yung female. Nandun yung female. I mean, ito yung female. Ayan yan. Yan yung female. Tsaka yan yung male. Yung
Yan. Yan. Nagpapagwapo yung mill. Papa-impress sa babae. Tsaka yung female, parang eager na siyang mag-breed. Kasi nga, nakita niyang maraming bubbles. So, siguro, iniisip ng mga babae, pag maraming bubbles yung lalaki, safe na yung eggs nila. Kaya, papayag na silang makipag-breed sa lalaki. Ganun. Yan lang yung ano ko guys, opinion ko. Yan. So, in-expect ko guys na mag-breed sila siguro later. Parang di ko ma-film guys kasi may trabaho ako. Iiwan ko lang dito. Pero i-update ko kayo guys pag may itlog na or mga eggs. Ganun. At sana lang mangingitlog sila ngayon. Sana tama yung expectation ko. Gaganda. Kaya yun guys, sana may natutunan kayo sa mga itinuro ko sa inyo, step by steps. At sana i-apply nyo din sa pagbibreed nyo na betas in the future. Kasi guys, promise, napaka-effective nito. Pag nakita nyo ganyan guys, para silang nag-aaway. Natural lang yun guys, huwag kayong mag-alala. Pero pag ano guys, obserbahan nyo lang talaga. Pag yung bubbles nasira, tapos hahabulan sila, ilagay nyo ulit sa bote yung babae. Kasi parang di pa sila paired niyan. Kailangan pang magpa-impress pa ng mabuti yung male, ganun. Yan. So yan guys, salamat sa panunood hanggang dito. So huwag kalimutang mag-subscribe guys. Please support my channel. Dahil marami pa akong isdang ituturo sa inyo kung paano i-breed. Tsaka alagaan yung mga similya nila, fry. Anong ipinapakain, ganun. Kaya, ayan guys, so salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. At salamat talaga guys sa suporta. Sa mga subscribers ko dyan, huwag kalimutan please mag-like at saka comment guys. At saka i-share nyo rin sa mga social media apps nyo. At sa mga bago pa lang, sa mga di pa nakapag-subscribe sa video natin, please subscribe guys. Tsaka i-hit nyo yung notification bells para always updated kayo sa mga new uploads ko. Yeah, yan. Salamat sa suporta talaga guys.